Hello, Kategram! Kumusta po kayo? Magandang hapon po. Sana po ay nasa magandang kalagayan po kayo guys pagka po napunood nyo itong ating video. At ngayon po meron po tayong kakumustahin at ito po ay linapit po ng kapitana po ng Magmarali na si Kapitana Vicky po. At let's go, Kuya Vin! Ilalagay niya sa may sako, yuwi niya yan, parang sa isip niya, tambakan ng bahay namin. Tambakan ng kalat. Ang pangalan mo? Derek po. Oh, kumusta yung papa mo? Yan po eh. Masakit na rin po ulo, hindi na rin po namin alam gawin. Kasi malapit po kami kay Kapitan. Kayo po yung pala yung tinawagan. Eh, hindi po namin pahinamin ng gano'n, hindi matutulog eh. Bali lang ba na si tatay na ganyan? Lumumban na po. Apo. Anak din po kayo? Okay. Sa tingin mo kuya, paano nagsimula na ma-depress si tatay? Napa-check up niya na ba? Napa-check up naman po, nirisitahan po siya ng gamot. Sa tingin mo ano yung ikina-depress ni tatay? Niya po, yung nawala po yung nanay ko nga po. Eh, parang malungkot yung bahay. Masaya po yan, kumpleto po kami. Isa po sa mga anak ni tatay, anong pangalan ni tatay? Danilo Fernando. Ilan taon na siya? 54 na po. Pangilang kasanak niya? Ang lima po. Lima? Palisyan po kami, namatay po yung isa. Paano po ba nangyari kay tatay na yun? Eh nga po, nagkasabay po kasi nag-asawa yung dalawang kapatid ko pong babae. Ngayon po, inisip po niya ng inisip, wala siyang katulong sa bahay, wala po mag-aasikaso. Sanay po kasi siya na meron naluluto sa kanya, may naglalabaw, naglinis ng bahay. Eh ngayon wala. Eh pero ako naman ho naglalabas sa kanila kung wala ho yung mga kapatid ko. Kaso parang hindi rin ho nakilay na isip ang isip po siguro siya ganun. Saan nga po naman tong sa ganyan? 5 months na nga po siyang ganyan, nahihirapan din po kami. Doon sa pagkaka-check up niya, ano po ba sabi ng doktor? Yun nga po, sabi, depressed nga daw po, kakaisip nga daw po na gano'n. Pati nga po kasi yung nanay namin umalis po eh. Paano po ba? Ba't umalis? Bigla na lang pong hindi na nagpakita sa amin. 5 years na rin po. Wala ba siyang sinabi sa inyo? Hindi ba nagpaalam sa inyo? Hindi po. Pumunta po ako sa pinagtatrabahuhan niya, hindi ko na po naabutan. Sabi nga po, sumama daw po sa tricycle driver daw po natin. Sumamat sa tricycle driver? Opo. Hindi rin po alam ng amo. So alam hindi yung nagpaalam talaga? Hindi po. Okay. Wala po kaming contact eh. Pangalan kuya? Junior po. Opo, junior ka? Opo. Okay, ilan taon na? 27 po. Tapos ito ang bunso? Pangapat po. Ngayon, nag-deliver lang yung okay. Lalaki so, po yung bunso namin. Bali lang po kayo lahat? 8 po. 8. Masipag pala si tatay. Kaya pala sobrang nalungkot si tatay nung nawala si nanay. Siguro gusto pa kayong dagdagan. Paano? Okay. Hindi, pinapatawa ko lang kayo kasi masyado na kayong ano, stress. Okay, si ate, Christina. Pangalan ate? Christina po. Ilan taon na po kayo? 26 na. 26. Si kuya? 23. Derek po yan. Si Derek Ramsey? Fernando po. Si Derek Fernando. Ilan taon ka na kuya? 23 po. Cream. Okay. So hindi pa napa-check up? Okay. Siguro kailangan niyang pa-check up, no? Sa tingin ko naman may gamot yan para gumaling lahat yung ano. Pati sa dibdib, meron? Okay. Buong katawan po yan. Okay. Okay. Si Bunso. Baka si Bunso yung makakapagpa-uwi kay nanay. Ano yung gusto mo sabihin kay nanay? Okay, kasi parang maliit pa po ka naman. Sige, sabihin mo lahat ang gusto mong sabihin kay nanay. Gusto na po namin umuwi nanay namin. Try ko lang kausapin? Sige pa. Okay lang? Sige, alam po. Okay. Magandang hapon po. Magandang hapon naman. Okay lang po kayo makausap? Pwede po akong patabi? Oo, wala problema. Okay. Ito lang ay may kakwetuan. Okay. Kumusta po kayo, tatay? Buti naman po. Opo. Tay, anong pangalan, tatay? Danilo Santos Fernando po. Opo, si Tatay Dan. Ilan taon na po kayo, tay?
nagkamali po sa ano eh, pinatanda ako eh. 54 po ngayon. 54. Pero mali po yung pagkakagawa ng rehistro. Pinatanda po ako eh. Tay, kumusta po yung, kumusta po kayo dito? Mabuti naman po. Wala naman po yung problema sa akin. Kumain na po kayo? Tapos na po. Mm. Ano po ulam niyo, Tay? Eh, ano po yung gulay po. Gulay? Ayaw po ng karne. Bakit ayaw niyo po ng karne? Wala po ako madali buhay. Opo. Tay, balita ko na ano po kayo? Namumuno po kayo dito sa barangay niyo? Eh, yun po ang balita. Ano pong posisyon niyo dito sa barangay po niyo? Gusto po ng mga kababarangay ko po, ilagay ako sa bilang kapitan. Kapitan? Opo. Gusto niyo bang maging kapitan? Yun po, gusto po ng tao eh. Ako po, hindi po nang gagaling sa akin kasi po yun. Sabi ko, wala akong pera. Kasi po, nakata sa akin yung sipag na hinahanap po ng mga kabarangay ko. Po. Kaya po, iupuro po nila ako bilang kapitan. Bilang kapitan po. Kung yan po yung ikaliligaya nila, di susubukan po natin. Kasi ako po, nagawa ko na po yung mga tarahmali ni Sijan. Pero kayo po, gusto niyo maging kapitan? Kasi po, ako po, noong araw, nabubuhay ang main ko dyan, naging kapitan. Sabi ng amain ko, pamangkin, hanggang buhay ako, tumukubukan mo lang ako siyal. Amain ka, walang pera. Hindi ako madali, kaya makisama ka lang. Ginawa ko naman po, nagbunga naman. Kaya nga yung mga tao na yan, mag-support ako sa akin. Double cup nga, double mayor pa ako eh. Double governor pa eh. Ginawa ang governor na. Sino po? Ako po, Daniel Ramos Fernando. Ginawa po kayong double? Governor. Governor. Or double eh. So, kumusta naman po yung pamamalakad nyo? Okay naman po. Alam naman po nagiging problema. Naging matahimik na nga po ang barangay. Bayan po, laging tahimik na rin po. Nga po. Tanong ko lang, Tay, ilan po anak nyo, Tay? Siyam po yan, namatay isa. Sorry po. Ano pong nangyari doon sa ano anak nyo pong isa? Nagkaroon po lang po sa pusod ngayon. Pumuhiyot lang po ang paanak. Inipit. Naipit. Yung bang ipit po na ano nalalagay ng kamadrona, hindi po, isang ligo na po yung natanggal. Hindi ngayon. Nagkaroon komplikasyon. Dumilaw na yung katawan. Yun naman isang anak kong binataho na yan. Hugs ng palok, buwan ng Mayo. Nagkasabay siya ba may problema ko? Kung alam ko lang, nadala ko na sa hospital anak ko, nabuhay sa akin. Namatay lang. Namatay rin ako. Tay, tanong ko lang po, kumusta po yung mga anak nyo? Okay naman po sila. Wala naman po nagiging problema. Po. Tay, pwede pong magtanong, nasan po yung asawa nyo? Ang balita ko po, nasa Pampanga. May asawa na ro po. Dalawa anak. Hindi naman ako naniniwala eh. Hindi ko nakakita po eh. Dalawang bagay po ta. Opo. Maari totoo, maari hindi. Kailan po yung huling nag-usap po kayo ng asawa nyo? Matagal na po. Matagal na po. Wala sumobra po ang ano, nagmura kamyas eh. Ano po yun? Nagmura kamyas eh. Ano po yun? Nag-ayos katawan. Parang talaga ho naging style niya. Ngayon sumobra naman ho. Mabuso naman eh. Wala lang wago. Paano po mabuso, tatay? Kasi po ganyan yun eh. Nagmunta ako sa amo. Kasi ikalawa linggo umuwi. Ba't ka kung anak ako, punta mo ka ako nanay mo sa amo niya. Pinta, wala na roho daw. Ang paalam daw, bumali. Yung babalihin daw, bibigay sa mga anak ay pera. Kaya binigyan yung ng amo. Kasi overbali eh. Pala, may kinakalaguyo pala daw na nag-aaral. Inasabi ng amo eh. Gabi-gabi rin lumalabas yung asawa ko. Sa amo ko na ako narinig yun ha, hindi na sa akin. Estudyante po? Oo, yun po ang pagkakasabi. Estudyante. Okay. Na humaling daw rin. Kaya gabi ikaw, umaalis yung asawa mo. Okay. Mayroon kang pigilin eh. Kukwento ng amo ba eh. Okay po. Anong naramdaman nyo nun tatay? Nung... Masakit po. Kasi po, kayo po, lalaki po kayo. Tsaka na masasantanti po kayo eh. Opo, hindi nyo siya kinausap, tay? Hindi ko na po nakita. Ah. Ang paalam nga, uwi ro rito, bumali nga. Kundi bibigyan sa mga laki pera, hindi bibigyan ho ng bali ng pera. Kasi overbali na ho eh. Opo. Ang pinalabas, bibigyan sa mga laki pera, wala naman dumarating dito eh. Kaya ngayon, pinuntahan niya dito sa amin yung amo. Bisa amin yung sisingil. Ba yung 12 mil kako ate na yun? Hindi namin pinakinibangan yun ha. Labas na huwa ako dyan. Tay, tanong ko lang po, ganun yung kamahal yung asawa niyo? Abay, noon po, malamahal ko ngayon. Noon pong ngayon, hindi na po, wala na. Nakalimutok na po siya. Nakarecover na po ako. Hanapan na lang po namin kayong mapapangasawa niyo, ganun? Pwede po, masama po eh. Okay. Okay lang po ba tawagin ko po yung mga anak niyo? Oo po, wala nga. Okay, papuntayin ko sila dito, no? Sige po. Ano ang gusto niyong sabihin sa mga anak niyo, tay? Ang nihiling ko lang po sa mga anak ko eh, yung magmahalan sila, huwag sila nagbabangayan, natutuwa na ako. So nagbabangayan po sila? Minsan po, hindi po naiiwasan. Ano pa, tay? Sige.
Saka yung ganyan, pagka yung asawa nila nagkakainuman. Eh, sabi ko eh, hayaan na lang ako, bigyan na lang ako ng malalaki. Eh, alam naman nila yung ginagawa nila. Ah, ibig po sabihin, sino po lahat may asawa na? Ha? May asawa ka na din? May anak na po ako, yun po. Oh my God, sino si ate? Si kuya, ikaw? Pinata pa po. Okay, tama yan. Tulungan muna si tatay. Tatlo pa. Okay. Sinong pinakamabait po sa anak niyo, tatay? Pare-parehas lang po yung mga mabait na pilot ng mga anak po na yun. Ayun. Eh, mabait naman po yung magulang. Oh, tama. Okay. Ano yung gusto nyo sabihin na yung katabi nyo si tatay? Kasi alam ko hindi kayo nag-uusap ganyan na heart to heart eh. Tay, sana ayusin nyo na tatay pag ano nyo. Huwag na kayo mamumulit ang basura. Hindi na lang kayo. Nah, hindi na nga. Pagod na ako. Ano, bumalik yung dating tatay namin nung lagi nagluluto. Oo. Oh, okay, nagluluto pala si tatay. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Ano pa? Nandiyan lang, tahimik to ngayon sa bahay. Oo. Yun. Okay, si ate. Ayan. Ganun din po. Hanggang po sa mga apo po niya, mabait po. Kung ano po mayroon siya, binibigyan niya po yung mga apo niya. Ayun. Okay. Ano po, magbago na po. Bumalik na po sa dati kasi marain na po siyang apo. Naniniwala po ako. Kasama po natin ang ating Diyos. Kasama po kayo. Ibabalik po natin. Ayokong sabihin na may problema si tatay. Ano lang. Basta ibabalik natin yung dating si tatay. Na mas matatag. Mas pogi. Laki na nga po ng pinit. Ang araw nga ko yung bahay ko niyan. Pagagandahin ko na. Parang klas anak ko. Sige kuya. Ano yung gusto sabihin kay tatay? Gusto na kita makapagligaan. Sabihin na yung kakain. But kailan ba yung ano? Kailan ba yung huli bunso na katabi mo siya matulog at kumain? Matagal na rin po. Tay. Yan, narinig niyo yung anak niyo, ha? Oo. Huwag na po tayong iinit yung ulo, no? Hindi na po. Okay. Si Junior. Ayan. Anong gusto sabihin ng Junior? Tay, sana naman nakita nyo, kahit anong masakit na nasabi niyo sa amin. Nakita nyo, nandito pa rin kami. Kasi mahal namin kayo eh. Saka, minsan, naisip din namin. Kailangan ba sa mamapalob namin sa inyo? Pero hindi namin ginagawa sa mamalob namin sa inyo. Kasi mahal namin kayo. Sana naman tayo, bumalik na yung dating kayo. Yun ang nangimiss namin. Yung bonding nating pamilya na minsan nga, kakain tayo, sabay-sabay tayo, kakasama tayo sa loob ng bahay. Ngayon, nawala bigla, naglaho, nawala yung bonding. Ako kasi hindi naman perfect ng tao. Kaya kakamal ako, naamin ko talaga. Oo, nakagpita kayo pagkakamal ko. Pero ako, nagkamali rin kami tayo. Naglilinis talaga ako ng bahay, ayoko nang marumi. Nagkamali rin kami dahil. Yan, nagtuturo ko sa mga anak ang malinis at sa kapaligiran. Wala kami na naibigay sa inyong gandang buhay. Kasi, wala, grade 4 lang po kasi talaga tinapos ko eh. Mahirap lang po kasi kami. Talagang hindi namin kaya yung budget sa pag-aaral. Okay lang. Talagang mahirap po kami. Tumulong kami. Para sa mga kapatid namin, makapagpatapos mo lang kami kahit isa sa amin. Kaya lang po, masimula nung ngayon, kahit pilita na naman po. Ayan, nawala na naman kami ng mga trabaho. Ano ako, bagong panganak pa naman ngayon, bata pa yung anak ko. 5 months pa lang po yung anak ko. Yung basi pag naman po kasi rin, buhay. Kailan yung huling kiss mo kay tatay? Baby ka pa. Baby po siguro. Ito mga babae, kailan yung huling kiss nyo kay tatay nyo? Ang ate? Yung birthday niya. Yung birthday ko po. Okay. Si ate, kailan yung huli? Bata pa po. Bata pa. Bunso, kailan yung huling kiss mo kay tatay? Bata pa rin po. Katabi mo lagi dati, hindi mo kinikiss si tatay? Sige, si bunso muna gusto kong makita nga halik kay tatay. Masyebe na yan. Sige na kuya. Walang tunog. Gusto ko may tunog.
Ayun, no. Antay, yan ang pakiramdam. Nabawasan ang sakit. Ayun, nabawasan ang sakit. Si kuya naman. Ako po muna. Namimiss ko na po kasi tatay ko eh. Asa? Tayo nung pakiramdam ulit. Ay, nawawala na problema. Ayun, so kanina sakit, ngayon problema. Susunod si ate siguro. First time. First time? First time makakahalik kay tatay. Bakit? Oh, sige na, buti dumating ako dito. Sige na, kiss. Okay. Nagpuna si tatay. Ah, siya po yung ano, ayaw niyang ma-oily siguro yung skin. Okay? Eh, wala mo akong virus. Okay, halik na po kay tatay. Tay, yan na namang masasabi ngayon. Ay, umaapaw ang kaligayahan ko sa mga anak. Okay, next. Ayan, sarap tayo no, pakaramdam. Wala nang problema. Oo, oh, oh, si kuya. Na. Tapos na. Tignan okay, nyo. Okay na. Tignan nyo, yan lang hinahanap ni tatay. Oh. Ayan, tay. Ano, lahat ng anak niya dito nakahalik na. Ang masaya na ako, kuya. Diba? Ang sarap pa sa pakaramdam. Sa pamagitan ano? Ng mga kagamaan ako, eh, alam. Nawala na po lahat. Nawala na lang. Tignan nyo, yan lang pala hinahanap ni tatay. Pero tay, ano na, okay na, bumalik na yung dati. Pero sama ka pa rin sa amin bukas tayo, no? Oo, wala kang problema. At sinabi ko na. Apo, ganito po tay, bukas pupunta po tayo sa kamanutuan kay Dr. Annette po, no? Pero gusto ko po muna mag-iwan ng ano sa inyo, tatay, pagmamahal no, sa inyo. At Kuya Ben, bigyan mo ng ano, 5,000. Para makabili ng isang bultong bigas muna. At saka, ano? Salamat po. Salamat. Welcome, welcome. Salamat po. Salamat po. Matulungan pa po. Ano lang importante sa akin? Sige po. Okay. Masalo ko eh. Si tatay naman. Wala po yan. Hindi, masaya lang. Ang importante sa akin... Ay, mabalik po natin yung dating kayo po, no? Mahirap kasi sabihin na may sakit si tatay. Ano lang, ibabalik natin yung dating saya. Tatay po kasi, nakikita namin yung ganon. Sobrang sakit na makiramdam. Tapos sinasabihan siya na ibang tao na kung ano-ano. Uuwi ako dito kasi nag-aalala ako sa kanya. Kahit may pamilya ako, kahit buntis ako, mauwi ako. Kahit taga-away kami magkasama, okay lang. Bakit merong away? Kasi po nga, buntis ako, ayaw niya po na maya daw nandito kasi baka daw mapano yung bata, ganun. So, tama din naman yung asawa mo kasi, pero ingat lang talaga, no? Alam ko po, gusto niyong masuportahan si papa mo, no? Maganda din naman kasi na nabibigyan natin ng oras si tatay. Importante kasi yun. Yun yung sa tingin ko na gusto mong iparating kay tatay yung may oras ka sa kanya. Yun. Baka may gusto ka palang sabihin kay mama mo. Ay, isa lang ang sabi ko. Nani, sana umuwi ka na. Hinahanap kita lagi pag dadaan ako sa may bantog. Gusto na kita makita. Kasi... Nasabi sa akin yung ibang tao na nandun ka daw. Dumadaan kami doon. Dumadaan si Angelo doon lagi. Ayaw. Iba yung pormahan ni tatay. Eh, may mga... Oh, nasan po yung mga iba? Binawasan niyo po. Ayun po. Alam ko na. Okay. Tay, bakit sabi niyo nang nag-usap po tayo, okay na? Okay na. Bakit kahapon daw po nagwala po kayo ulit? Ay, hindi rito. Oh, saan? Barangay yan. Ah, sa barangay po. Okay, sa barangay naman pala. Pero dito tayo, wag na ha. Hindi na ako nag-ano nito. Ano lang po, love lang. Okay. Meron na tayong 2 weeks ate, ano? Bakit 2 weeks na po? Buhat nung magto 2 weeks na yan, nakakainom siya ng gamot. Okay. So ngayon, ang pinaka magandang balita, meron na tayong bagong gamot, no? Okay. Welcome. Pero tay,
yung mga bagong gamot, no? Mag-iwan po ako ulit ng pera, no? Okay. Siguro si Kuya na lang ang hawak po ng pera. Okay. Kuya Bin, bigyan mo ng 11,000 si ano. Salamat. Welcome, welcome po. Pero sino yung... hindi po. Ay, si Kuya. Hindi po. Okay po ako, Tay. Humihiri po si Tatay. Ayan. Welcome, welcome. Ano naman yan? Naiya siya. Okay. Okay, sige. Tay. Pero. Kaya lang ako kabukas sa dadalhin mo. Yung bisikleta? Oo. Gano ka lang eh, gano ka lang. Aba, hindi ka. Hindi, Tay. Hindi. Yung bike, wait lang muna. Yung bike, pag okay na lahat. Oh, yun pala. Yung pag okay na pala lahat. Mm. Yung sabi po nung doktora na yung isang bagong gamot po, wala tayong mabibili sa Mercury, tawagan daw po siya. Hindi, meron daw. Basta Mercury. Nakausap ko naman siya. Yung po sabi niya kanina, pagkakulay kayo nabili. Tawagan daw po siya. Pagkakulay yung reseta. Madali naman tawagan. May number naman dun eh. Dun sa 11,000 Tatay, 5,000 sa akin. Yung 6,000 po, galing po yun sa Techram Vlog Middle East po, no? Salamat po. Welcome, welcome po. At pagmamahal po yan ng ating Diyos sa inyo. Basta Tatay, wag na ho kayo magalit sa mga anak niyo, ha? Hindi ako lang gagalit. Hindi na gagalit. Ate Christine, ikaw ang tanungin ko kung masan na si Tatay. Okay na po, hindi na po siya gumagala. Okay, thank you Lord talaga. Tsaka po tahimik na po siya ngayon. Nagi po nakahiga. Hindi na po siya namumult ng basura. Ha? Hindi na po siya namumult ng basura. Tay? Ano po yung kuya? Di ba tayo nabanggit niyo po yung ano, humihingi po kayo ng parang bagong mapapangasawa sa akin. Sa ngayon, pagka po itatanong ko po yun, ano po yung sagot niyo sa ngayon? Ganun pa rin po ba? Opo, ang masasabi ko po talaga, yung mabait, alam, hindi ko bang po hanapin yung mayaman na mayaman na ito. Simple lang po siya, na aking mamahalin po kagahabang buhay. Kala ko tayo, ano muna, focus muna tayo sa mga anak. Okay lang po yung mga anak ko. Ang sabi ng mga anak ko naman po, ganito eh. Oh. Alam na po problema ko eh, magkaroon ng asawa. Lalang unawaan po nila ako eh. Kasi sa banda rin po talaga, naisip po talaga. Iba talaga yung may kinakasama ko talaga sa buhay. Kasi mayara po, kasama ko habang pangalang anak eh, may pamilya rin sila. Pero alam ko po, hindi ko kayo papabayaan ng mga anak niyo. Alam ko po yan. Guys, meron lang po kami share niya. No? So may sinasabi si ate. Anong sabi mo ate? Iniwan din po ako ng asawa ko noong una. Bakit? Anong... Sabi po nila may lalaki daw po ako. Nag-aaral lang po ako sa Alts, sa Cavite po doon pala. Pero yan po, kasambahay po ng kapatid niyang napangasawa. Sa Cavite. Sabi raw po may lalaki raw po ako. Nung pinahawakan ko po yung cellphone ko sa kanila, wala naman po silang nakita. Pinagbintangan po ako ng may lalaki. Nung pala, binaliktad lang po na siya lang po meron na babae. Eh kasal po kami, yun, nakipaghiwalay na po siya sa akin. Tapos yung anak po, kinuha ko po sa kanya. Kahit po piso, hindi po yung nagbibigay, ilang taon na. Ano yung gusto mo sabihin sa kanya? Wala na po, galit-galit po ako niya sa kanya. Hindi ka ba niya pinaglaban? Hindi po. Sabi po niya kasi nung una po siya, na ano, na nandito ako sa Batangas, sabi po niya magkaasawa na lang po siya ng bago. Dapat nga po eh, yun, magkisingin talang po ako. Apo. Bilang magulang, dapat nga po, may sustente, alam niya na yun eh. Nagpirmahan po kami doon sa may barangay nila, na hiraman po kami sa anak. Pag po bakasyon, doon po raw sa kanya. Ikalayo-layo po ng Batangas na yun, wala po kami pamasahe. Kaya po sabi ng ate ko, dadali na lang. Pupunta na lang po siya dyan, para ano, makita yung anak ko. Hindi po punta dyan yung tapo lang. May kamakatay. Ang inano ko lang, yung sustento ko na lang yung anak. Tapos po, ilan taon na po kami yung hiwalay. Naghanap po ako ng iba. Yung taga-Barjas po yung napangasawa ko ngayon. Ilan taon na po kami hiwalay. So hindi niya pinaglaban yung samahan niya, yung mga pamilya mo? Okay. Hindi. May bahay po kami sarili po dun sa may Batangas.
Isa kapalaran namin mag-anak. Ang anak ko eh. Isa kapalaran namin. Sa kanya, lalaki. Ako naman, babae. Napakatamad po noon. Hindi po yung gumagawa. Hindi po yung tatrabaho. Ako po yung nagtrabaho ng pusa. Kumusta po si tatay ngayon, ate? Tulog po ng tulog. Yun, ganun ako. Tulog po nagtatrabaho para daw po sa inaakay sa ikaan. Medyo... Tumaba siya eh, no? Medyo tumaba po siya eh, no? Magana akong kumain ngayon eh. Kaya nga akong ginagawa eh. Okay lang po yan. Tulog po siya. Tapos ano pa ho yung ibang development, ate? Nagluluto na po sa ngayon. Bukas po ng plato. Minisa lang po yan. Yung kamutayin ko sana, parang kumukbog yung bibig ko sa gabi. Yun ang narandaman ako minsan. Nasabi po ba yan kay doktora nung ano? Hindi. Itong ano lang huli eh. Ito lang pong huli. May number ho doon sa reseta? Apo, patawag na lang po. 500 mg yata yung pink na yun. Baka pwedeng bawasan kung masyadong... Nababaan doon po yung gram. Pero ngayon tatay, kumusta po ngayon? Kumusta po yung pakiramdam? Okay na, malaki na pagbago. Medyo maaliwalas nga ang tingin ko kay tatay ngayon eh, no? Okay, thank you Lord. Kumusta po ngayon tatay yung ano natin, yung relasyon natin kay Kat? Eh okay naman, hindi naman ako pinababayaan niya. Una-una, madalangin din ako sa kanya na ako eh, maayos sa sarili ko na. Wala na nagiging problema sa aming mga pamilya. Hinihingi kay Lord talaga. Sa inyo. Paano ho natin siya kausapin ngayon, tatay? Una-una po, nagpapasalamat ko sa kanya ng malaki. Hindi po sa kanya, hindi po kayo magiging daan para tulungan kaming karoon ng may mga ramdaman na ilipit niyo kami sa kanila. Apo, isa po, una-una po, yung memory ng isip po para pong naguguluhan po. Ngayon, tatay? Ano po siya, pabago-bago po ng direction. Pwede po bang malaman? Bakit po kaya siya parang nalilito, tatay? Hindi po maintindihan po eh. Dumating lang po yung pagdagan nila lang po yung memory ng isip ko. Ano po ba? Naguguluhan sa isip, opo, sa puso? Opo, ganun nga po. Paano po yung pakiram dati at saka ngayon, tatay? Medyo, ano po, kasi po nung ako eh, medyo binatilyo po. Baka po, nabalok daw po ako. Binata po ako. Kasi pabago-bago po ang memory ng isip ko. Dating naman po na alisto. Yun po ang pagkatakaw ko sa sarili ko. Bakit magiging pabago-bago? Basta tay, pagka dumarating po yung oras na parang naguguluhan kayo, parang litong-lito na po kayo, napanghinaan po kayo, napanghinaan na po kayo. Parang ganun po. Paano po ginagawa niya para mawala po yun? Para mapatatag niyo po yung loob niyo? Nananalayan po kasi sa Panginoon Diyos natin. Ayun. Okay. Kung saan po niyang pababayaan. Tay, magtiwala lang tayo sa kanya, no? Basta tay, ano lang, ipasa Diyos niyo po lahat, no? Napaka-bless niyo po, nandyan yung anak niyo, yung mga anak niyo, yung bunso niyo. Basta dumarating po yung oras na naguguluhan no kayo, napanghinaan po kanyang loob, naguguluhan no dito, parang sabi nyo, lumalakas po yung kubog ng dibdib nyo. Isipin nyo lang po yung ating Diyos, no? Tsaka yung mga anak nyo, no? Laban tayo, no?